Kumusta mga ka-DIY? At ngayon ay ipapakita ko naman ang pag-wire nitong Victron Energy na smart inverter. At itong inverter na ito ay talagang inverter lang, hindi ito hybrid. Kaya meron lang itong input ng battery, nandito na sa harap mismo. Battery at saka yung AC output. Kaya meron tayo ngayong 24 volts input DC at meron itong 2000 watt na output na 230 volts at adjustable pa yung output. At meron na rin itong built-in na Bluetooth. Kaya pwede natin itong ma-connect sa may Victron Energy Connect app gamit yung tablet o kaya yung cellphone. At ito ang ating gagamiting mga kable. Ngayon, meron tayo ditong cable. Dapat ito ay 35mm2 ang recommended. At in-order ko pa kasi yung cable. Kaya ito muna ang gagamitin ko. 16mm2 ang size nito. Medyo makapal na. At ang circuit breaker, meron tayong 100 amperes na circuit breaker na gagamitin. At ang dulo nito, meron tayong alligator clip muna. Kasi itatap ko lang ito dun sa may battery. At ito naman yung sa may terminals. Ito, dapat ito naka... gagamitan ko to ng crimping tool pero wala akong crimping tool. Ang ginawa ko, sinolder ko na lang at meron akong 100 watt na soldering iron kaya nakayang tunawin yung LED para lang dumikit dito sa may terminal na ito. At yun namang sa output ng inverter ay meron tayo ditong extension lead. Meron tayong dalawang saksakan tapos tatlo yung wire. Meron tayong live, neutral at saka yung ground o yung earth na tinatawag. At doon ko ikakabit yung battery supply nang galing sa inverter. Kaya kung mapapansin ninyo, puro lead acid lahat itong battery natin. At meron itong 120 ampere hour. At itatap ko dito mamaya yung positive at negative. Dito yung negative kaya lang. Hindi ko pa rin napapalitan ng black wire kasi ito yung negative. At marami akong red wire. Naubusan ako ng black wire kaya makamalito kayo. Ito yung pinaka-negative ng battery. At ito naman yung sa positive. Ito yung galing na sa mga batteries. Dumaan sa breaker, papunta dito sa may hybrid inverter. Kaya ito yung negative, ito naman yung positive. At ito yung instruction manual nitong inverter na ito. At makikita nyo dito yung connection of battery cables. Kaya meron tayong 24 volts, 2000 watt. At bali ito yun. Nakalagay dito, yung cable length up to 6 meters. Recommended. Kaya pwede tayong gumamit ng 6 meters. Kaya lang, 35mm2 ang dapat na size ng cable. Ayan, nakalagay dyan, recommended cross-section, mm2. At ayan, 35mm2. At dito naman tayo sa may recommended battery capacity. Kaya nandito tayo ngayon sa 24 volts, 2000 watt. Ang recommended dito ay 200 to 500 ampere hour. At meron lang ako dyan 120 ampere hour. Kaya testing lang naman ito. Kaya hindi pa naman talaga to permanent. At dito naman tayo ngayon sa safety fuse. Yung sinabi kong safety fuse kanina ay 100 amperes kaya kailangan kong palitan yun. Meron itong recommended DC fuse. Dito naman tayo ulit sa may 24 volts, 2000 watt. Ayan, 150 amperes yung fuse na kailangan natin o yung breaker. Kaya ito yung sabi sa manual kaya dapat din nating sundin kung ano yung
yung kung ano yung sinasabi dito para dun sa warranty na 5 years kasi meron itong 5 years warranty. Ngayon ay doon naman tayo sa wiring. Ang gagawin ko lang ay tatanggalin ko tong dalawang screw dito sa pinakailalim kasi pag nakatayo ito, ito yung pinakailalim. Kaya tatanggalin ko lang yan at i-connect natin yung mga wire. At dito naman tayo sa may technical data nitong inverter na ito. Kaya kung titingnan ninyo yung sa 24 volts, 2 kilowatt, kaya nandito lahat yung mga default na nakalagay dyan. At ang weight nito, yung timbang nitong inverter ay nasa 13 kilograms. At depende yan dun sa may size na bibilin kung ano yung mga wattage. Ngayon ay na-connect ko na yung wirings. Kaya meron tayo ngayong negative at saka positive supply. Tapos yung sa AC output na live neutral at saka yung sa ground. Kaya ngayon naka-off pa yung breaker natin. At tinap ko muna yung positive negative dito sa may batteries. Kaya ito yung positive nang galing lahat sa batteries. At saka ito naman yung sa negative side. At ngayon ay i-on na natin itong breaker. At nandito lang yan. Ayan, nag-on yung tatlong display. Yung tatlong LED light. At ngayon ay naghihintay na lang yan doon sa may connect up doon sa may mobile phone. At kung hindi naman gagamitin yung mobile phone ay pwede namang dito diretso sa may merong isang button dito. Kung ano yung mode na gustong gamitin. Kaya kung pipindutin natin itong mode, ayan, naka-on na yung inverter ngayon. Ayan, naka-on. Green, steady light. Tapos pag pipindutin naman yung mode ulit, ayun naman yung eco. Yun yung sa settings. Kung depende na sa settings, kung ma-detect nitong inverter na may nakasaksak, na i-adjust yung wattage kung ilang watts yung minimum. Pag na-detect ng inverter na halimbawa nakaset tayo ng 10 watt, pag may sinaksak tayong appliances na more than 10 watt doon, ay automatic mag-on itong inverter. Kaya ngayon naka-eco mode, ibig sabihin naka-standby, ibig sabihin hindi gumagana yung output, kaya walang output yan. Ayan, naka-volts AC tayo ngayon sa tester. Ite-test natin yung output. Iyan yung naka-eco mode. Ayan, nagpa-flash lang yung inverter. Tapos naka-on yung eco na ano, na LED light. Kaya zero ang output. Ngayon naman ay ite-check natin yung sa inverter lang. Kaya kung pipindutin ko ulit itong mode, babalik ito sa may inverter mag-on. Ayan, nag-steady green. Nag-flash ng minsan tapos steady green. Kaya dapat ito. Ayan, meron itong output na 230 volts AC. Ayan, meron siyang 229 volts. Ngayon, itry naman natin yung sa may Victron Connect application. At ngayon, gagamitin naman natin yung sa Victron Connect app dito sa may cellphone. Sa ngayon ay meron tayong inverter na naka-on pa rin. Ibig sabihin may 230 volts out yung AC. Ngayon pupunta lang tayo dito sa may Victron Connect app. At mapapansin nyo dito dalawa yung naka-connect ko na inverter. Meron tayo yung sa fishpond. Ayan, nadidetect pa rin niya kahit malayo nandun sa may
yung meron akong garahe doon, yun, yung may metal shed. Hanggang dito, nasa 15 meters yung layo, o 20 meters. Ay nadidetect pa rin itong phone, yung isa kong inverter. At ito naman tayo ngayon, itong inverter na ito ay itong Phoenix. Kaya yan, ikiklik lang yan. At connecting. At yan ngayon ang nasa display. Meron tayong zero, yung wattage, yung output. Kasi wala tayong nakasaksak doon sa output. At ang AC output, 230 volts. Ang state ay inverting. Tapos yung battery voltage natin ay 26 volts. At meron naman yung sa relay. Yung state ng relay ay close. Ibig sabihin, meron siyang connection dito sa may 230 volts. At ngayon naman ay puntahan natin yung sa kung paano yung sa may eco mode nito. Kung ayaw mong gamitin itong mga button dito. At saka yung mga settings. Kaya dito lang, settings. Ayan tayo ngayon, naka-mode. Yung mode ng inverter ay naka-on. Ibig sabihin naka-on palagi. Kaya kung ilalagay natin yan sa off, i-off natin yung inverter. Ayan, nag-off yung inverter. Tapos ilalagay natin to sa eco mode. Yan yung mag-on yung orange na ilaw sa eco. Tapos itong inverter ay magpa-flash yan. Ha, kasi wala nang nakasaksak na load. At ito yung sa ibang settings, ang output voltage ay 230 volts. Output frequency, 50 Hz kami dito. At ang low battery shutdown, 22 volts. Low battery restart, 22 volts pa rin. Tapos yung charge detect. Ito yung kapag na-detect nitong inverter na nag-charge. Ay i-on din niya yan. At hindi ko pa gaano kabisado ito. At kailangan ko pang i-basahin talagang mabuti yung manual. At dito tayo ngayon sa may eco mode ito. Kapag meron tayong wake up power, kagaya nyan, nagpa-flash. Ibig sabihin walang output yan na 230 volts doon. Kapag ngayon itong may sinaksak akong 20 watts mahigit, ay automatic i-on niya yung inverter. Kaya ano, at ang shutdown power, 10 watt. Tapos yung search interval, ito yung every 10 seconds, meron itong laging bigla-biglang may mag-on na 220 volts o 230 volts. Parang nagsuswitch yung ano, yung output. Hinahanapan niya yung hinahanap niya yung kung may nakasaksak nga ba. Ayan, kagaya niyan ngayon, naka-eco mode tayo. Ang AC output ay 0. Ayan, mapapansin ninyo every 10 seconds kasi yun yung settings natin dito, yung search interval. Na every 10 seconds, magsa-search yan. Mapapansin ninyo, biglang may lumalabas na 230 volts dito sa may AC output. Yun yung daayon, mapapansin nyo. Mabilis lang lumalabas. At oras na may maisaksak akong appliances na more than 20 watt. Ay automatic i-on niya yung inverter. At ngayon meron tayong gagamiting load dito, itong electric fan. Yan lang muna ang sinaksak ko dito sa may load. Kaya ngayon ang gagawin natin, bali nakaset pa rin tayo sa eco mode. Ayan, nagse-search lang yan, searching lang nung inverter kung meron nga bang nakasaksak. Pero naka-off pa itong mga switch nitong electric fan. Kaya kung mapapansin ninyo, searching pa rin yung state, tapos zero yung output. Ngayon, itatry natin ano, i-on itong electric fan. Kasi yan, searching every 10 seconds. Bigla-biglang may lalabas na 220 volts. Ayan, i-on natin ngayon yung ano, yung electric fan. Ayan, naka-on na yan ngayon. Ayan, nag-on. Dahil na-detect nitong inverter na meron nitong nakasaksak. Kaya kung mapapansin niyo ngayon, umaandar yung electric fan. Nag-on yung inverter natin. Nag-permanent on na, pero naka-eco mode pa rin yan. Ngayon, meron tayo ditong 220 volts o 230 volts output. Kasi ang kuryente namin dito ay 230 volts. Ayan, meron niyang 229 volts
AC. Ngayon, yung nasa display, ayan, nakikita ninyo. Ngayon, kung papatayin ko tong electric fan, ay babalik ito ngayon sa eco mode. Ayan, i-off ko lang. Nag-zero na naman yung wattage, yung output. Kaya babalik ito ngayon sa my searching. Kaya yun yung magsesave sa battery. Kung halimbawa, lalo na kung sa gabi. Kaya yan, i-on na naman natin. Ihintayin niya muna, magse-search every 10 seconds. Yan, number 1 kasi medyo mababa yung settings natin sa my wake up power dito sa my ito yung wake up power kasi 16 watts nga lang yung number 1 kaya ilagay natin sa number 2 at na-adjust naman ito kaya pwede natin itong mapalitan. Ayan, na-detect niyang meron siya ngayong 16 watt kasi nga mababa yung settings ko nung wake up power kaya hindi niya may on yung electric fan. Ayan, ngayon meron itong 16 watt na output. Kaya kung papalitan ko lang naman yung settings na yun, yung wake up power, ibababa ko lang ito sa may sa 10. Every 10 every 10 ang pag-adjust nito. Kaya yan, 10 na watt. Tapos store settings. Ayan, ngayon shutdown power ay nakaset sa bumaba sa 0. Kasi nga 10, hindi po pwedeng parehas yan. At ngayon ay ito namang settings nung sa output voltage. Depende ito sa ibang bansa. Kung depende sa bansa ito kung ano yung voltage ng mga appliances. Kasi meron itong, napapalitan ko yung output voltage nito. Pwede natin gawing 220 volts. Tapos store settings, tapos yes. Ayan, 220 volts yung output niya ngayon. At i-test natin kung talagang nagbago yung output. Sigurado nagbago ito. Ayan, meron tayo ngayong 219 volts. Ang Pilipinas ay 220 volts. Dito sa amin, 230 volts. Kaya maganda yung ganitong klaseng inverter na na-adjust yung output voltage. Siyempre, pati na yung frequency. Kaya lang, electric pan namin dito ay 50 Hz. Kaya hindi ko pwedeng palitan ng 60. At uugong o baka masunog yung electric fan. Tapos, dito na lang, settings ng mga battery. Low battery shutdown, napapalitan niya mga yan. Tapos, 22.1 volts. Yung low battery restart. Ayan, kada save dito ay nagki-click yung mga relay. Ayan, papansin ninyo humihina yung ng electric fan. Yun yung sa nagse-save lang. At ngayon ay kailangan kong ibalik pala ito sa 230 volts na output kasi yun yung talagang voltage namin. Tapos yan, pagka sinave ko yan ay magki-click. Ibig sabihin, nakasave na yon. Ayan, ngayon, meron na tayong 17 watt, 230 volts inverting, tapos 26 volts. At ngayon ay maghihintay lang tayong umaraw saglit. Dahil nakaabang na yung mga panels doon. At pwede tayo ngayong gumamit ng washing machine na meron yung 600 watt na washing machine. At ngayon ay maglalaban naman tayo. At ngayon, nakasaksak na yung output ng inverter dito sa washing machine. Ayan, kaya tumakbo yan dun sa papunta sa inverter ngayon. Itong washing machine ay meron itong 2.2 kilowatt maximum. Kasi kapag ginamit namin yung high temperature, bihira kami gumamit ng mga high temperature. Hanggang 30 degrees lang kami. Kaya ngayon, nakaset naman ito sa cold. Ito yung para sa eco. Para matipid sa kuryente. At ngayon, itatry natin ngayong maglaba gamit yung inverter na yon.
Kaya ngayon yan, start. At makikita naman natin dito sa may display ng Victron. At ayan, meron niyang 230 volts. Medyo maingay, nagkakarga yung tubig. At kapag umandar na yung ano, pag umandar na yung motor, kikita nyo tataas din yung wattage. Kaya yan, magkakarga ng tubig yan, medyo maingay. Kaya dito muna tayo. At ngayon, yung kable ay yan, dumiretso dito sa may mismong inverter, yung sa output. At ayan, ngayon, nagkakarga ng tubig yung washing machine. Medyo umaandar yung motor. Ayan, kada andar ng motor ay meron ding lumalabas dito sa load. Doon sa may dito sa may output na nung inverter. Kaya kapag huminto, magiging zero din. Ayan. At kaya ngayon ay i-monitor lang natin yung battery. Kasi medyo umaaraw naman na. At nagpo-produce na yan. At ayan, medyo madilim na dito. Ayan, pabayaan lang natin nagra-run yung washing machine. At tignan na lang natin dito kung ilan yung battery voltage. Kasi nakikita din dito. Isa lang yung pinanggalingan. Kaya tignan natin yung pinoproduce nung panel. Ayan, meron siyang paiba-iba din yung voltage nung panels natin. At nagpo-produce siya ng 8 amperes ngayon. Yung hindi pa nakalabas yung araw. Ayan, 200 watt ang pinoproduce ng panels. At kaya ngayon ay pabayaan lang nating nagra-run ng washing machine. At yung next video ko naman ngayon ay yung susunod na mga videos ay yung permanent ko nang ikakabit itong inverter. At iniipon ko pa kasi yung mga batteries na mga lithium para makabuo tayo ng 24 volts na batteries. Kailangan marami ito kung po pwede paabutin ng 200 ampere hour. At yun lang mga ka-DIY. At subscribe. Maraming salamat.